So, yun mga ka-breeder. So, marami nagtatanong sa comments kung ba, paano daw gagawin yung pag sinisilin yung door nila o kaya nabirit sila, eh, namumugak. Namumugak yung motor nila. So bago kayo magtuno mga ka-breeder, kailangan mainit muna yung makina o galing sa takbo. Yun ang tamang pagtutono. Hindi yung malamig yung makina mga ka-breeder, saka kayo magtutono. So itong gagawin ko is dalawang klase lang. Sa spark plug saka sa carburetor. So dalawang issue lang na baka doon ang problema at ako ay makatulong. So sa carburetor muna tayo. Yun mga ka-breeder. So unang gawin nyo, so taasan nyo muna yung minor, yung gas. Taasan nyo muna yung gas. Tapos mag-set kayo ng mga 3 turns o 4 turns sa hangin. So kapag gantong carburetor naman sa mga XRM 125. So ito yung gas, 'di ba? Ayan, oh. Papasok lang para tumaas yung minor nyo. Tapos mag-set na rin kayo ng hangin. Lagay nyo sa, bago nyo iset mga ka-breeder yung hangin, isarado nyo muna. Pag nakasarado na, magbilang kayo ng turns. Clockwise ha. Ay, counterclockwise. Paluwag. So, one round is one. Ayan. One turns. Three turns. Two turns. Ayan, three turns. Sa bawa, three turns. Saka nyo patakbin. Dito kasi mga ka-breeder, pagdating sa gas, yung pin niya, pag tinutulak to ng tinutulak, tataas to, tataas. Papasok. Papasok yung pin, tataas ng tataas. Kasi naka-slant siya. Ayan o. Patusok. So, tataas siya ng tataas pag hinipitan, pagdating sa gas. Kaya tataas yung minor. Yun mga ka-breeder, nakaset na kayo ng sabi natin 4 turns. So ang set ko kasi dito, ang gas ko is 1.5, ibig sabihin ayan o, dito siya, dito kita nyo ba luwa nyan, diba? Ito, ito siya, ito yung 2, dito siya 1.5. Naka ang set ko dito is 1.5 yung gas, ang hangin niya is 3.5, 3 turns in half. Ayun. So gawin nyo muna ng 4 turns, tapos nakataasan nyo na yung minor. Pagtaas dito, ayun lang, oh. Pataasin nyo yung ipitan, ayun, tataas yung minor, oh. Asa na minor. So ganoon na mga ka-breeder. So naset mo na yung mataas na minor, tapos na 4 turns ka. Tapos kapag okay na yung takbo, i-set mo lang yung gas na tama lang yung takbo. Hindi siya parang namamatay, hindi naman siya mataas yung minor. So naset mo na. So yun mga ka-breeder, so napatakbo na siya o na test drive mo na. So kung pakiramdam nyo is parang malamya ang takbo niya pag binirit mo, hindi siya natakbo o parang sungaw. So adjust lang kayo sa ano, sa hangin. So isarado nyo lang.
Tumba. Basta isarado nyo lang tong hangin. Ito. Sarado nyo lang. Siguro adjust kayo ng ano ng kalahating turns. Half turns. Tapos patakbuhin nyo ulit. So, tignan nyo rin mga kabrader yung minor. So, kung parang mamamatay dahil sa pag-adjust nyo, adjust din kayo sa minor. Sa gas. Magatitimplahin nyo lang. So, test drive uli kayo. Sa, ano, kung sa tingin nyo ay parandam nyo ay parang okay na yung takbo, hindi na siya sungaw o parang over sa hangin o over sa gas. So, okay na. So yun mga kabrader. O sana'y nakatulong. So yun mga kabrader, dagdag ko na rin oh. So pag-adjust nyo, eh, parang pakaramdam nyo eh, parang rough siya o sobrang parang galit. So adjust uli kayo sa hangin. So luwag uli kayo. O one port lang mga ganun. Adjust-adjust lang kayo. Pag parang mamamatay, sa gas lang kayo mag-adjust din. Taasan nyo yung gas. Yung parang tamang takbo lang. Maramdaman nyo naman yun sa tambutso. Yung tunog nya. Kung yung tamang ano nya. So yun. Hanggang sa makuha nyo yung akma sa pakiramdam nyo na takbo mga kapreder. So yun lang mga kapreder. So sana'y nakatulong ako. Diba? Kung may comments kayo o may dadagdag mga kabrader o mapuna sa aking pagtotono, comment lang kayo sa baba mga kabrader. So dun sana'y nakatulong. Don't forget to like and subscribe na rin mga kabrader kung nakatulong sa inyo. So yun, peace. So yun mga kabrader, no? Pangalawa is ang ating spark plug. So matagal mo na sigurong ginagamit o 1 year na sa spark plug mo, syempre napupudpud rin yung center electrode nya. Nauupod. Tulad sa akin, naka side cupping ako. So, i-adjust ko yung clearance ng negative electrode sa center electrode. So titingnan natin, titingin pa rin tayo mga kabrader sa manual. So ang nakalagay sa manual ko is 0.7 to 0.8 mm. So kung ang bawang mga kabrader, ang motor niya XRM125. So kung wala kayong manual, tanong-tanong lang kayo sa mga page nyo. Alam ko may FB page siya ng ano eh, XRM mga ganun. Tanong-tanong lang kayo doon kung sinong may manual ng XRM125. Diba, yun mga kabrader. So sa akin mga kabrader, so since wala akong panukat o pang filler gauge, so sa akin tansya-tansya na lang mga kabrader. Kasi ang pag kasi kung di rin yung natatanong mga kabrader, ang trabaho ko is sa parts ng motor din, sa mga handlebar ng ano ng Barako, Kawasaki, XRM ng Fury 125, yung bago ngayon, kami gumagawa nun. Kami nagpuputol ng mga tubo. So, kabisado ko na yung mga sukat ng MM. Kasi ang ano sa amin mga kabrader, 00. 00 ang kailangan ng Kawasaki. Yun. So, hindi siya tatanggapin ng Kawasaki pag hindi 00 ang napoproduce namin na tubo. So, itong 0.7, 0.8, kahit ano, kahit di ko na i-filler gauge, tansyado ko na ito mga kabrader. Kasi, ang 0.5, tansyado ko na rin yun eh. Sa tagal ko na rin nagtatrabaho sa paggawa ng parts ng motor. So, kung hindi nyo kabisado o hindi nyo para saulado ang tamang haba ng 0.7 o 1 mm, so gamitan nyo lang ng filler gauge. So mga brother, no. So kapag naka-side gapping pala kayo mga brother, ang sukat nyo ay pa-slant pa 45 degrees pag ano, no.
Ayun. Sana'y nakatulong mga kabreder.